shall not be confounded. Muna unto you therefore which believe is precious, but unto them which are be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner. And a stone of stumbling and a rock of offense, even to them which stumbled upward, being disobedient, whereunto also they were appointed. Isabay, dalawang verse, let me go. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light, which in time past were not a people, but now are the people of God, which have not obtained mercy, but now have obtained mercy. Let's pray, Lord. Nasa lahat po, Lord, sa inyong mga salita again. Bawat isa, Panginoon, I pray na kayo pong malugod sa amin as we end this year with still the same fervor, Lord, ng paglilingkod sa inyo. Kung di man, nagkukulang kami, Panginoon, patawarin nyo kami, but nawa, kayo pong bibigay sa amin ng talinuhan. Pag-unawa ngayon ang aming mensahe, Panginoon, as always, Panginoon, kayo pong mulalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Good afternoon po sa lahat. Good afternoon. Title po again, part 2 lang po ito ng kanina. It's okay to be different. Subtitle is, we as Christians should accept our place in the world. So may place lang tayo, parang kayo talagang narin, sinikap nyo maging top 1, top 2 lang kayo, tanggapin nyo na. Amen? Amen. Kung ano man yan, mga babae, lagi nabanggit sa panahon kasi natin, mga tinuruan magrebelde yung mga babae. Kaya may idea, at kalat po yan, na ang babae ay parang pumapantayan yung lalaki, even sa tahanan. So, hindi ganun dapat. So, we need to accept our place. Amen? Amen. Sa world arena po, no? Mga pinangalak tayo Pilipinas, minsan, siguro, iba sa atin nainggit. Minsan, naisip nyo rin yun, di ba? Walang mga bida lagi sa, ano, mga Amerikano, Russia, ganun lang yan, eh. Sila kasi yung mga world player nga. Pag nabanggit yung Pilipinas, parang, ano, iba. Minsan, madalas, wala. Di ba? Sila-sila na lang. Tanggapin natin, dito tayo pinangana, kung kaya mo pa mag-succeed kung saang area yan, di gawin mo lang. Pero may mga bagay, di ba, kailangan mo tanggapin kung nasan ka. Ngayon naman, bilang mga Kristiyano, privilege na nga tayo, tanggapin din natin ibang bagay, hindi natin madodominate talaga. Amen? At para sa mata ng marami, tayo weird, para tayong kakaiba. Kaya gano'n. So, it's okay to be different. Kanina umaga, define natin ibig sabihin ng peculiar. Yan ang pinaka-keyword natin ngayon. Eh, peculiar, ibig sabihin, kakaiba. Minsan sa negative, pero pwede rin sa positive. Distinct. Ano yung nakita natin kanina? Balikan natin. Kahit ito lang. Yan, wala. Actually, mas gusto ko yung dictionary.com. Hindi ko lang nakita dito. Ibig sabihin, kakaiba. Distinct, ano yan? Special, particular, yan yung negative sa baba. Dito lang, characteristic of only one person, group, or thing. So, tama nga, no, pag Kristiyano ka, expect mo talaga, may ipakagaya ba sa'yo? Ngayon, ang maganda naman sa salita talaga ng Diyos at ang Diyos, siyang Diyos na lahat eh. So, minsan, kahit mga Muslim, may mga bagay na mag-agree sila na totoo. For example, parang kahapon lang din, nakita ko ba naman, ewan itong si Bruce Lee pa sinabi. Ewan, sino nagpapauso itong mga, ito sabi ba naman. According to Bruce Lee, ano sabi ito, golden rule yung ano, keynote. Huwag mong gagawa ng masama ang iyong ano, ibang tao, gawa mo ng mabuti. O, yun ang sinabi daw ni Bruce Lee. So, siguro, sinabi niya na talaga yun. Regardless, pero still, ang Diyos ay, ibig sabihin yung katotohanan ng Diyos, kalat yan eh. Na pervert lang. At salamat, maganda nga yun. Kasi ang batas ng Diyos ay mabuti. Sabi dito, the word of the Lord is pure, the word of the Lord is true, powerful. So, hayaan nating, ano yan. So, hindi tayo maingit kung may ibang religion, at kaya iba, ngayon, dumadami yung Christian groups. Okay na rin, kaysa ng Muslim groups ang dumami. Pero ini-identify natin ano yung mali. For example, CCM, Pentecostal, Catholic. So, sakay natin yung maganda. Anong wala natin talo doon? Okay, kahit yung Christmas nga. So, sakay natin to some degree.
Pero malinaw din sa atin na hindi natin to-tolerate yung hindi tama, okay? Kaya nga yan, hindi na sa pinupotesta, pero parang ganun. So, hindi tayo celebrate katulad sa kanila, na hindi ako, hindi ginagamit yung Merry Christmas, kasi nga, may connotation talaga ng Catholic origins yun, hindi naman tatanggi yun, lahat ang natanong ko, ganyan. And then, ang bago-bago lang inaaral ko ulit, yung ano, dinidispute nila yung dito, may mga shepherds daw na nasa field, kasi daw kahit malamig daw panahon, ang mga sheep daw kaya daw sa labas. So, ganun ba yun? Kasi may kambing tayo, at ang alam ko yung kambing, closely related yan sa sheep. No, magkaiba, pero medyo may pagkakapare. At yung goat natin, nababasa doon, okay lang din naman daw, pero wag lang todo, di ba? So, nagkakasakit yung isa nga doon, nagkasipon. Kaya duda ako doon sa sabi ng isang nabasa ko na posible pa rin daw na December o January yung mga shepherd nasa field ng gabi. May iniwala ako sa umaga. Kasi kakain at kakain yan eh. Yan daw iniwala sa gabi, doon pa sila tapos December. Alabot. But anyway, nabanggit ko lang yan kasi nga tayo pa yung nagdi-differ sa maraming bagay, sa maraming okasyon, sa maraming tao. So, ang topic lang natin ngayon, natin, sabi nga sa English, late to bed. Ibig sabihin, sana lahat na nakikinig sa atin ngayon, matutunan nyo na hindi dahil kayo ay kakaiba, ang tawag dito, automatically, iba na kayo negative yun. Okay, so, may mga bagay, may mga pagkakataon, may mga panahon, nakakaiba ka, pero actually positive yun. Okay, especially kahit itong mga Kristiyano natin at paglilingkodan sa Diyos. So, again, yung lahat ng Kristiyano, hindi pare-pareho ng level ng paglilingkod sa Diyos. Yung iba, medyo-medyo lang. Yung iba, naligtas lang, hindi na nag-church eh. So, hindi pa rin ano yun, ha? Hindi pa rin unfair kasi ang Diyos ang later mag-repay. Naligtas sila, di sila nag-church, di sila naglingkod, bahala sila. Sila rin yung magkukulang sa rewards. Amen? Di sila mag-ganong kasaya. Posibleng maging masaya kang ligtas ka, wala ka sa church. Medyo, pero definitely hindi. So, yung potential mo, spiritually, di mo marating. So, yun lang gusto ko sabihin. So, yeah, after nito sana, yun, mano na tayo, hindi na tayo yung tipong, baka after ilang years, sige na nga, sumama tayo ng Christmas, eh. Ang dami na rin palang baptist na ng Christmas. So, ganun ba? Dahil lang sa... Gusto po ako next week po yung isang topic ko dapat. Yung power. Pero medyo na-touch ko na dati yun, eh, yung celebration. But anyway, kanina umaga, identified peculiar people, exempt people, grupo ng tao, nation, ganun din, but particularly talagang bansa. Ngayon, yung holy, separated yan, banal, treasure, pinakakingat ang bagay, chosen, sineselect, pero may dahilan, bakit siya sineselect, so, again, depende sa context, yung iba, minsan pangit, iba, positive. So, sa context natin ngayon, obviously, positive yan, ang Diyos na namili, tinawag tayo peculiar treasure, peculiar people, so definitely that is positive. Unified din natin yung covenant kasi may kinalaman yan mamaya. Kasi into question talaga yung part ng Hudyo. So kaninang umaga medyo na nadaanan din natin yun. Okay. And then, ang objective nga natin yung di tayo ma-aloof, di tayo ma- dahil nag-iisa, different. Ganun talaga yun, nasanay na kayo. Ganun ang baptist. Hindi natin makukuha yung gusto natin sa mundo na to ngayon. Okay. Saka na yun sa millennium. And then, sa after pa na millennium. Okay. So, again, yung points natin, meron tayo pito. Natapos natin yung points natin sa title is why and how. Kasi iba dito why, iba how. So, why and how it is okay to be different and what we should do about it. Number one, we are His peculiar treasure if we obey and keep His voice and His commandment. Okay, obey His voice, keep His commandment, magiging peculiar people tayo, magiging masaya siya sa atin. Hindi ko pala nabanggit kanina umaga, no? Banggitin ko natin. Kunwari, mayaman akong tao, at kunwari, si Justin, magaling kumanta, tsaka si Pame. Okay, kunwari lang. Birthday ko, sino pipiliin ko sa kanila? Isa medyo mas magaling, yung isa hindi masyado, pero parang magaling. Sino pipiliin ko? Isa lang ang pipiliin ko. So, yung mas magaling, mapipilis ako dun sa paglilingkod nila. Mamaya pala mapasok sa last point, no? So, ganun po yun. So, gusto ng Diyos, of course, ma-please siya. Kasi masisiyahan, matuwa sa atin. Kaya, ayun.
mas okay. Okay. Kaya, again, ulitin ko, number one, his peculiar treasure. We are his peculiar treasure if we obey and keep his voice. And his covenant, number two, we are different in superior way or better way. Okay, so kakaiba nga tayo, pero in a better naman, okay din. Eh, lahat naman ang dinidistinguish, kaya nga yung ano bang dinidistinguish na, ano, na grupo ng tao. For example, yeah, mga academics, di ba? Bakit sila, ina-anong sa pangalan, lahat naman kayo gumaduy, pero isa, iba yung medal niya, mas malaki ng konti, sabihin, ito first, second, third. Di ba dinidistinguish? Hindi ibig sabihin na pinili ka at hindi ibig sabihin ng pangit yun. Okay? Though, napansin ko lang ha, kaya balas tayo dapat eh. Nalala ko lang yung mga magaling ko natin sa computer. Nalala ko lang kasi may makikita kong ganun eh. Iba na ngayon, dati basketball. Ngayon, umusong-uso na yung mga computer sa amin. Mayroon kasing ganun eh. May ganun pa ba sa inyo? Games. E-games. Ganun na mga ano sa amin yun eh. May battle of the band na naman. Again, di ako sumasali doon. O, ba't nabuhayan ka? Ganun yun. Pero napansin ko sa mga magagaling sa e-games, hindi po yun mga ano ha. Mga basketball. Alam mo agad, mga lalakas nun eh. Mga magagaling sa e-games. Talagang makikita mo yung tsura, mga weird, mga... mga nerd. Ganun eh. So, again, balance lang. Yun ang gusto sabihin doon. Okay? And then number two, it is this is the Lord's doing and choosing. Nakita natin sa Psalms 125:4 yan. Siya mismo ang namili. Kasi personal sa kanya yan eh. So walang masama dyan. Kung pinili tayo, walang kaingitan sa panahon natin, especially sa Christian life natin, sa church, sa kasalukuyang panahon, diba? Hindi naman yung sabihin Spanish ka, Marikano ka, Filipino ka, mas mababang klase ka. Okay, so ganun ang ginagawa ng mga Hudyo. Hudyo kami, mas mataas kami lagi. Ganun yun, no? Napaka-racist actually yun, eh. Hindi ko maintindihan yung mga Kristiyanong iba, sinasakyan. So obviously, iba doon bayaran, yung iba doon ay nalito. Loko. Okay, sa mga Kristiyano, kahit anong klase ka sa nang galing na lupalob ng mundo, di ba? Manampalataya ka lang sa Panginoon, kahit sino ka pa. And then, pag naglilingkod ka na, galingan mo. Siya rin nakakaalam nung ang narapat sa iyong rewards. Walang problema. So, yun. So, hindi tayo dapat mahiya. It's okay to be different because it's the Lord's choosing. And then, ngayon naman, hapon, ngayon pa tayo apat, no? So, tingnan natin sa Deuteronomy. So, may bagong term na naman tayo matutunan. Ewan kung sino nakakalum ito. Okay, basa. Ready? Go. And the Lord had avouched thee this day to be his peculiar people, as he had promised thee, and that thou shouldest keep all his commandments. Ano yung sabihin? Avouch. Avouch. Ate Joan, Ma'am Joan. Ha? Appoint? Command? Avouch. Hindi mo dalas ginagamit, no? Tingnan na lang natin. Assigned. Ba't may voucher? Oh, yan. Ba't may a voucher? Privilege. Privilege, di ba? So, dahil siya may voucher, ikaw wala, ikaw magbayad ka ng malaki. So, may kinalaman siya. Tingnan may a vouch. Tingnan lang natin. At maalala kong install lang mo din ito ng ano eh. Acknowledge. Pero hindi lang basta acknowledge. Ano sabi dyan? A vouch. To declare as a matter of fact. Uy, totoo to. Or a thing that can be proved, affirmed. No? Ito yung totoo. Especially itong number 3. To acknowledge. Yan, sabi ko na eh. Acknowledge. Sabihin ko talaga anak ko to or asawa ko to or something. Kaya may gusto ko yung dictionary.com eh. Ang sinabi doon is, hindi lang basta acknowledge, talagang mas matindi pa. Install ko na nga, sorry. Nakalimutan ko eh. Ano ba ako dito, no? Wala. So, ano nakalagay po dyan? Sige po, pakibasa nyo nga. Dictionary.com. Hindi ko nasulat, sorry. Eh.
Meron ba tumitingin? Sige po. Ay, wala palang internet. Anyway, sige. Masabi dun talagang, ito pala, sorry, nakasulat ko pala. Openly or bluntly declared or assert with positiveness. So talaga acknowledge, di ba? Ginawa mo ba ito? Kaya hindi sumagot. Hindi ka sigurado eh, kaya madalas, kahit sa korte, di ba? Kung alam niyo yung korte. Tatanungin kita, sumagot ka. At yung mismo mga salitang gagamitin mo, doon natin malalaman kung totoo, gano'ng katotoo, di ba? So yan, nasulat ko pala kasi nga hindi ko na ano ito eh. So again, pag sinabing avouch, openly or bluntly, alam niyo yung blunt, di ba? Malinaw, sagad, or talagang walang tinatago. Yan, sabi doon. Tinatawag silang idiom. Alam niyo yung sinabing, he makes no bones about it. Alam niyo ba yan? He makes no bones about it. Wala siyang buto. Yun yung literal. Pero sinabi ko na, wala siya tinatago. Kunwari, tinanong mo, kayo na ba? Eh yung iba, pag hindi sigurado, kasi ganyan yung mga, lalo sa mga pista, di ba? Okay, ano tayo dito? Paano nag-priest tayo? Mga bakla ba, okay ba sa Diyos yan? Eh kasi po, Francis, tatanungin mo, naku po. Yeah, wala akong katotohanan ng mga, di ba, lalo sa topic na yan. Kasi siya, actually, siya yung una. Hindi ko makakalimutan na naging malambod dyan kahit sina Benedict noon. Kasi malinaw yung Catholic, hindi yan tanggap eh, kasi nga hindi tanggap eh sa Bible. Ngayon si Francis, siya yung unang nagsabi na hindi makalimutan. Sabi niya, who am I to judge? So hindi malinaw, pero parang inaalis siya sarili yung karapatan maghusga. So sabi, may tinatago siya, di ba? So pero pagbalik na si Pastor, hey, sa yung mga bakla mo, ipag-asa mo, wala. Kung sanay ka doon sa ganung sagot ni Pope Francis sa ibang pastor, masabi mo, Pastor, is he makes no bones about it. Isa yung walang kaabog-abog, walang malinaw. So ganun naman, kung baliktaran naman ang Diyos naman daw, ano yung avouch? Thee, tinutukoy po sa 26, medyo collection ng Israelites. Tinignan nyo dyan, okay? Again, Deuteronomy, inuulit po yung batas. Ang tinutukoy siya, kahit singular yan, ang tinutukoy niya, Israel. Okay? Kinabalikan niya, ba't tingnan niyo na lang. Kaya kapag sinabi, and the Lord hath avouched thee this day, yung buong people ng Israel nung panahon nila, to be peculiar people. So inulit lang yung kanina sa Deuteronomy 14 din, di ba? Sabihin talagang sinigurado ng Diyos, talagang hindi siya nagisisi, na kayo ang aking people. Kahit matigas ang ulo nila, at sabi diyan, as he had promised. Kasi pinangako yan nung una. Kaya nung pinangako yan, di ba? Kaya Abraham muna yan eh. Though sinabi na rin kay Adam yan, pero hindi ganun kalinaw. Pero kay Abraham, marami ng nation ng time ngayon. Pero pinili ko, ikaw at yung descendant, your seed. Kasi sinabi dito, pinangako ng Diyos, tutuparin niya ba yun? Amen. Of course, unless nga, may mga breach of contact sa partner iba. Pero ang Diyos, basta okay ka, okay siya, sigurado. Hindi siya manghihina, hindi siya makakalimot. Puto pa rin niya yun. Kaya dalawang keyword natin dito, yung avouch, sinigurado, at pinangako, sigurado rin yun sa case ng Diyos. Kaya anong point natin? Point number, again ulit ko, number one is, we are His peculiar treasure if we obey and keep His commandment. Number two, we are different and superior, better way. Number three, this is the Lord's doing and choosing, yung pagiging peculiar people natin. Pangapat, the Lord assured us of it. Ganun lang. Sinigurado ng Diyos yan. Bakit ka mahihiya? For example, ano ba yung nahihiya na pinakakuhan ka lang? Kunwari, ano bang, sino ba nahihiya na pinakakuhan dito? For example, ha? Kunwari, kasal, papakasal lang kita. Eh, niloloko ka ng ibang tao. Eh, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Huwag kang umasa. Di ba? Ganun eh. Depende kasi kung sino nangako. Diba? At yan, tama yan. Sa love life, parang ganun eh. Iba, mauntog lang yan. Ano nyo yung sabihin mauntog? Nasabi ni Pastor dati, hindi ko maintindihan dati. Buti na nga lang, hindi ko naintindihan. Pero kasi pag adult ka na, nakita mo na yan sa ibang tao, maraming tao, kahit sa mga Baptist, kahit sa Pastor. Ay, kinakita sa amin ganun dati. Ang dami niligawan, dami pinaasa. Ay, sabi sa akin ni Pastor, Bad, lagyan mo na helmet yan.
Hindi, makakuha. Anong helmet? Eh, sabi ba? Kasi baka mauntog yan, magbago yung isip. Men, so wala na tayo ng ganun ngayon dito, you know? So at least alam niyo na yung idiom doon, ha? Ayan, so ang Diyos, hindi po siya magkakamali. Pag sinigurado niya, sigurado yun. The Lord assured of us that we are chosen. Okay, basta sa Israel yan, napaliwanag ko kanina umaga yan, wala kayo kanina umaga. Ang pinili niya talaga, Israel, yung remnant. So yung mga nanampalataya sa kanya, iba dyan, of course, pinanganak na lang doon, di nasira, yung iba. Eh, alam niyo naman, nagrebelde pa nga si Cora, tsaka yung ano niya, di ba? Data ni Labaira, may mga reprobate pa, anak ni Aaron, anak ni Eli. So, hindi ibig sabihin sa tao lang yun. Okay, pinanganak ka rin umaga. Ang people of God talaga, mananampalataya. So, ginamit lang nung panahon na yon ng Israel, as illustration. Okay, at marami nung talaga sa alatunay, pero hindi lahat. Liwanag sana yon. So, pag pinangako niya, hanggang ngayon, equivalent sa atin yun. Pero again, nasa New Testament, parang may New Testament nga yun. New Covenant. So, talagang nabago doon. Malaki yung change sa old and new. Kasi hindi lang old and new sa dami ng taon. Kasi hindi lang ganun, ha? So, bago ba yung sasakyan? Anong model yan? Oh, 5 years ago, luma na. Yung covenant ng Diyos, malawakan yun, eh. So, kaya ngayon, yung New Covenant, 2,000 years na rin yung New Covenant, eh. So, anong pinagkaya? Bakit naging old yung isa? Naging new yung isa? Oh, tingnan natin. Maganda pinaliwanag dito sa New Testament, sa Hebrews. Yan. The Hebrews more, anong focus ng Hebrews po sa ano, no? Sa old, mga Hebrews. Old Testament, mga Hudyo. Pero sabi dito, yan, paibasa nga pa, ready, go. That he saith, a new covenant he had made the first old, now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. Ayun, okay. So yung salita ng Diyos hindi nagbabago, pero yung covenant sa tao, pag yung isang tao ang nag, alam mo na, breach of contract na tinatawag, pwede niyang i-revoke yun. Okay, sabi niya, kayong people of God, hindi kayo sumunod, okay, iba na. Yun exactly nangyari sa mga Kristiyano. Namalinaw po yan. Okay, yung iba sinasabi, then nagbabago. Hindi nga siya nagbabago, pero yung covenant, pag ikaw sumira, malinaw dito, ha. Bakit daw, kailan daw naging new, yung old, naging old. Pag binasa mo yan, he hath made the first old. Ibig sabihin, hindi yun matanda dahil sa tagal ng panahon. Ginawa niya talagang old. Okay, ginawa niyang old kasi meron ng new. Kasi may sumira nga sa usapan, at yung mga Israel po yun, mga Hudyo. Kaya sabi dyan, now, that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. So, hindi mo na kailangan yung old para sa new covenant. Kasi, kumbaga, dalas sa extension dyan, yung mga kontrata, di ba? So, ina-update yan. Depende, kung ano, nireklamo mo yung isang clause dun sa kontrata. Parang, ano naman yan, parang talo naman ako dyan, parang, yan. So, babaguhin natin, may version yun. Version ganyan. Papanotary na naman yun. Sa amin lalo sa programming, may version lahat yun. So lahat sinusulat din yun, eh. So dapat alam mo anong version yung nagte-take place o yung in effect ngayon, okay, sa production. So ganun yan. So ngayon, dalawa lang naman, salamat. At kaya hindi na po in effect yung Old Testament. Amen? Pag binagbabasa ka nyo sa Old Testament, kahit sa inyo po, ha, mga Kristiyano, Hudyo, sino man yung gumagamit ng Bible, yung mga Hudyo ngayon, ang gagaling gumamit ng Bible niya pag pabul lang sa kanila, eh. Sa totoo lang. Kaya dapat alamin mo ano yung applicable doon. Lagi mo isipin yun. Di ba sir, ginamit yung salita ng Word Bible, binasa sa Psalms, applicable yun exactly. Hindi. Magtanong ka. Teka, in effect pa ba yan ngayon? O outdated na? Ito sabi dito na outdate yung isa, eh. Okay? So kaya hindi pwede i-claim ng mga Hudyo doon na sa kanila pa rin lupa kung ano man yan. Asa na ba ako? So, balik tayo sa kanina. Paliwanag natin yung point. Okay, yun na. The Lord that assured us, ang Diyos na nag-promise, ang nag-avouch thee this day to be his peculiar people, pinili. So, sigurado yun. Anong gagawin natin ngayon? So, parang follow-up lang ito, eh. Sinabi na kanina, be thankful and love, choose him back. Sa 2, we should rejoice and be thankful, do not shy away from or doubtful, kasi pinili kanya talaga.
And then, kanina, obey His voice and keep His covenant. Yung application po, ha. So, ano naman ngayon? May ganun pa rin, actually. Sinigurado ng Diyos yun, eh dahil tayo ay pinili para maglingkod sa Kanya, hindi magpasalamat na lang. At, kaya sabi dyan, and thou should keep all His commandments, di ba? Napansin nyo yun? Pinili ka niya, sinigurado niya yun. Para saan? Para sa kanya pinili. Para lahat ng wish mo, ganun ba yun? And that thou shouldest. Kaya kanya pinili. Para, siyempre, tuparin niya pa ako sa'yo. Pero sabi dyan, tuparin mo rin yung mga lahat ng kanya pinag-utos. Amen? Amen. Yan ang hindi mo maririnig sa ibang church eh, tsaka sa mga preacher na smooth talkers eh. Kasi ay alam nila yung tao gusto smooth yung narinig. Gusto mo yung pabol sa akin ha. Ay, magkatrabaho ako. Ayoko niyan. Parang yung meme na naman. Naalala ko na yung meme. Ano sabi nun? Sino dito ang mga ligtas? Itaasan yung mga tao. Sino gusto all winning dito? Ay, wala na tumaas. At yung isa naman, nakalimutan. Ano may sasabi? Sino yung na-electric pa lang doon? Matapat mga dito ba? Nakalimutan ko. Dapat lalagay ko dito eh. Sa pagpuro sa raps, okay yan. The Lord will bless you! Pinangako niyo ba yun? Oh, amen! Sinong gusto i-bless ng Panginoon? Amen! Kami po! Sinong gusto ng protection ng Diyos? Kami po! Sinong gusto ng magtrabaho? Ay, di ba? Ganun ang tao, yun, ang mali. Kaya tayo binabalance natin ng ano dito, preaching. Amen? Kaya ang malinaw dyan. Yes! Pinili ka ng Diyos! Sinigurado niya! Special ka! Tutuparin niya pangako. Uy, gawin mo rin yung ano, ha? Natin kakalimutan yun, di ba? Kaya the Lord assure of us it, magpasalamat tayo. Sigurado yung pagpili niya sa atin. Yeah, iba tayo, pero pinili tayo ng Diyos. Ngayon, magtrabaho ka. Dapat mas magana ka magtrabaho ngayon. Kasi pag tinitingnan mo iba, ganun ginagawa natin. Sa Christmas na naman. Kaya yung mga yan, pakitang tao isang, di ba? Ang lalakas ng loob na naman yung mga yan. Biglang naging usapan Jesus. Dahil Pasko. Diba? Kahit nga si ano, dami ng mga showbiz ngayon na puro Jesus na rin. Si Mariah Carey, maniniwala ba kininiwala kay Jesus yun? Joe Marichan? Lalo si, diba? Pati yata si ano, meron na rin. Diba ko, sino man? Kinakikinig na rin, kinakanta yung mga nangangaroon nito, hindi ko na alam eh. Ano nangyari yun? Wala mo, mga bagong kanta yun, no? Lagi nila napakinggan kung sino nag-author nun, kumanta nun. Hindi ibig sabihin na iniwala kay Jesus yun. Ibig sabihin, gusto kumita. Amen? So, yun. So, magtrabaho tayo. Yung sasabihin, ibig sabihin, lalo kang gusto magtrabaho kasi hindi ka na titisod sa mga to. Alam mo namang kakaiba sila. Hindi sila kakaiba, tayong kaiba eh. Eh, ganun nga gawa lahat nila eh. Baptist, walang soul winning. Bogam-bonga ang fellowship, Christmas fellowship. Tapos tayo, Bible lang. Tulog. Ganon? Maliliit ka ba doon? Hindi sana. Ito, oh, sige, soul winning lang kayo. Sa atin ka pa kami. Meron kaming ano. Kaya kaming pera. Ganyan-ganyan. Kaya sige, soul winning lang. Lalo ka dahat ganahan. Kasi, yan ang sabi ng pinili ka rin para maglingkod sa kanya. Okay, mamaya, mabalikan ulit natin yan. Kaya, move on tayo, ha? Number 5. Tatahin na lang sa bandang uli. Ito, very famous. Ibisa na natin dito kasi ginabisa na doon natin ito, di ba? Ready? Go! The grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people,
Next week pala yan, next Thursday, no? So anyway, so yung mauna sinasabi dito, ito yung mga dapat mong gawin ng Panginoon. Siya ay nag-appear, sabihin, nagpakita siya, nagparamdam siya. Alam niyo naman yung ginawa ng Panginoon to Jesus Christ, di ba? So tayo niligtas, siya ay nahirapan, siya ay nagsakripisyo, then naligtas ang manampalataya sa kanya. At ang tinuturo daw noon, isa sa mga tinuturo noon, dapat gumawa tayo mabuti, di ba? Maglinisin natin sarili natin, at maging righteous, sober, ngayon. Habang tayo naman ay umaasa at looking forward sa pagdating ng Panginoon, kasi doon tayo re-reward eh. Kaya sabi dito, who gave himself for us that, bakit tayo niligtas? That he may redeem us from all iniquity. Iligtas tayo sa impyerno, of course, sa kasalanan. Pero sabi dito, and meron pang isa. So balik pa rin tayo sa point kanina, sabi, and purify unto himself a peculiar people. Yun na naman. So again, di lahat ang ligtas ay may ating ginagamit ng Diyos ng maayos, kasi nga iba ayaw. Pero pagligtas ka na, ikaw na yung candidate para gamitin niya. At sabi dyan, purify. So sino dito yung, again, kung may pera ka, ako nasanay na talaga ako sa mga ano, alam ko na yung lasa ng, nakita ko na talaga yung meme. Anyway, kasi may isang tao ibang umiinom dyan, okay naman din, kaya na si kumura mo, di ba, yung tap water. Kaso yung nakita kong meme kasi, ang bira, di nililinis yung ano, yung tubo. Ewan ko, yun yung laman eh. Drinking water daw. Pero kung ano-ano yun doon, nakita. So, kaya nga tayo filter, di ba? Kasi natin, hanggat maaari, hanggat kaya natin afford fuel. Kung talaga maano ka na, masayalang ka na, pakuluan mo pa. Nagabay tayo ng extra para lang makainom ng pure. Diba? Bakit? Kasi nga, mas pure, mas malinis, mas masarap, mas ma-safe, diba? So, ganun din ang Diyos. So, ulitin ko yung kanina station ko. Madaling kumanta, number one. Ito, number two, magaling din. Ba't gusto pa yung mas magaling? Eh, magaling naman yung isa. Kasi afford mo naman, gusto mo mas better. At ang isa mga konsiderasyon ng Diyos, alam niyo ba kung ano? Yung kanina pa nakabanggit, holiness. For example, dalawa ulit sila. Sabi natin, mas pareho nila sila magaling. Ay, talagang pantay na pantay sa tono, sa rendition. Magaling. Performance level. Pareho magaling. O, ano, sino pilihin mo? Di ba, may pipiliin ka pareho. Kunwari, ay, si, ano, si, kunwari lang, si Jacin, mas malinis sa kato. Kunwari, maganda yung malinis. Di ba? Yung isa malinis, pero hindi ganun. Kunwari, hindi mo type yung kung paano manamit. Sino pipiliin mo na naman? Kung siyempre, mas maayos, di ba? Alam niyo, mag-gusto ng Diyos, mas banal ka, mas okay. Amen? Mas malinis ka, mas okay. Sabi nito, purify unto himself a peculiar people. Ano yung nakasunod na naman? Ba't niya gusto malinis? Kasi ngayon, alam niyo ba yung taong hindi masyadong ginagana maglingkod sa Diyos? Pansinin mo yung buhay nun. Pansinin mo yung buhay ng taong na yun. Huwag kang magugulat. Bakit yung iba, hindi makapag-preach? Hard on sin. Bakit? Kasi sapul din sila eh. Ba't yung iba, yes, nakapag-preach sila kung nga sa mga inom, kasi hindi siya umiinom. Okay naman yun. Eh bakit yung iba, di ba banatan? Bakit? Ba't yung banatan yung mga tamad magkakaroon sa salita ng Diyos? Baka siya tamad din. Kasi sabi ko dito, the more na ikaw ay ganadong ganado, ganun din yun sa Diyos. Kaya parang malalaman itong taong to, backslider. Tatanoy mo, ba't ka wala kasi hindi masyadong yung dahilan, bakit wala sa church? Di naman, wala namang bagay-bagay. Alam mo, something's wrong. Amen? Kaya ang gusto ngayon ng Panginoon, ito yung maganda, another point, bakit hindi tayo dapat mahiya? Bakit? Sino dito ang gustong, ano siya, yun nga. Alam niyo, kaya yung damit lang, yung iba nakikita ko dito, salamat at nag-ano, diba, nag-upgrade. Okay, hindi pa pumahan, ha? Ibig sabihin lang, mas gusto mo mas maayos. Amen? Maayos ka na eh. Mas maayos pa. Diba? Kung afford mo naman, diba? Iba naman, alam nyo, again, yung mga maarting talagang mapera naman eh. Katulad dito. Mas hindi masyado sukat, diba? Alam nyo ba,
Merong dedicated na YouTube channel para lang maayos yung barong, eh barong. Merong mga ganun, may mga rules sila dyan, katulad dito, hindi masyado maganda yan. Dapat ganito lang yung lagpas, basta ganyan lang, hindi ganyan. Hindi magandang tingnan, alam nyo ba yun? Hindi ko sinusunod kasi wala naman, hindi naman naka-afford masyado. Kaya tine-tailor fit nila yan. Hindi bumibili, pag mayaman ka, masagwa yan ha. Meron ka sariling mananahi. Kasi ibang katawan mo, iba yung ano mo, susukatang ka. Alam nyo yan, di ba? Sige, gusto ng Panginoon ngayon, ganito. Mas gagamitin ka ng Diyos. Balikan natin si Timothy. Parallel to kay Timothy, sabi doon, ano ba yan? Meat. Hindi ko kabisado, kaya basahin na lang natin. Lagi itong ginagamit sa mga young people. Pakibasa, ready? Go! If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every. Okay, sa Tagalog, isang tao daw, right, sampu yung Kristiyano dyan, yung dalawa masipag, pero isa banal talaga, isa medyo lang. May sabi dito, yung mga masamang meron ka pa, kasi wala tayong magkasalanan pa rin eh. Pero the more na pinapurge, kasi inaalis mo. Dati medyo nagumura ka pa, ngayon halos hindi na. Diba? Yung medyo tamad ka pa, pero inaalis mo yung katamaran, kabastusan, lahat. Pagiging sinungaling, inaalis mo yan. The more na gawin mo yon, ano daw, ikaw ay magiging vessel at honor, ano lang, literal yan is parang tubigan. Okay? So, mas gusto mo mas malinis. At, again, nabanggit ko rin yung mayayaman, di ba? Alam nyo ba, kay na Solomon nga, di ba? Nung, gusto niya, hindi yun iinom ng sa plastic. Doon malinis siya, mas malinis yung glass. Na nauso ngayon, yung copper, ano daw, doon yun iniwala doon, mayroon daw benefit yung copper mug, ano man yan. Pero sila, ginto. Ang ginto po, mas matindi pa yan sa glass. No? Ewan ko, maganda din ang glass, di ba? Tsaka ceramic. Ewan ko, di mayabang siguro. Ewan ko. Kaya gusto lang yung the best na pwedeng iinom lang sila, maganda yung lalagyan. Amen? Napansin nyo ba yung kaya sa atin eh? Kung di mo afford, di umilong ka lang kung saan-saan. Wala problema. Pero napansin namin, kasi minsan kumakain kami sa mungurang restaurant. Minsan kumakain rin kami, minsan-minsan lang. Mamahalin. Ano yung mga iba? Bukod sa masarap yung ulam doon, ano? Pati utensils yan, pili, di ba? Hindi parang sa kanto lang. Piling-pili, kaya yung napansin ko kahit sa, yan, sa yung kinainan namin, yung kutsara lang doon, ang bigat eh. Kasi gusto nila solid, kasi kahit anong, eh kung karne yan, di ba? Hindi na katulad tayo pag medyo yung afford, meron tayo dyan konting ano, di ba? Pag ganun mo, tabingin na yung fork mo kasi, mahina. Okay, gusto ko sabihin dito, ang tingin pala ng Diyos sa isang tao na naglilingkod sa kanya, the more na banal siya, kagamit-gamit siya, yun ang sabihin nun. Malinis ka, gagamitin ng Diyos yan. Eh, pag hindi masyadong malinis, eh, gagamitin minsan, gusto mo ba ganun? Kaya ngayon po, sabi nga nung, pero totoo to eh. Again, isang inukumpara sa sarili natin, pero in a way, yung iba ayaw nilang ilagay sa YouTube po yung ngayong preaching. Bakit? Mapahiya sila. Ang babaw naman. Mali pa. At hindi inaaral. Iba naman, nagmalaki. Tawag dito, nangahas ba? Palibasa, mayamang church. Nangahas! Ilagay sa YouTube. Paman yung false teaching naman. Di lalo nakita. Diba? Alam nyo, mayamang CCF. Uy, sigat na siya. Ang daming view. Ibig sabihin, tama na. Mapapahiya lalo yun. Kasi kinopia niya lang kung ano yung sinasabi sa kanya. Eh. Mga repent of your sin. Eh. Lordship salvation. Ano gusto sabihin? So, yun ha. So, nakikita mo yung idea ngayon. So, especially sa mga bata. Ito, Timothy to eh. Balik na tayo sa Titus. Pero parallel yan. Diba? Alam nyo na yun eh. So, ikaw pala. Bata ka pa. Kahit sino ka pa. The more na ma-purify mo yung sarili mo sa kasalanan, mas matapang ka, mas malinis ka, mas malakas yung dating na sinasabi mo. Kasi wala silang ibabalik sa'yo. Eh, mas anong sabi, mas anong sabi, ano ba yung,
Ano sabing be humble and be simple and ano ba ito, yung galit sa kayamanan. Ano mo sinasabi, pastor, galit sa kayamanan? Ikaw nga, social ka dyan eh. Di ba, hindi mo masabi yun eh. Ano pa? Basta dalawa nga ano mo eh. Ng pang-asawa mo, hindi mo nga, iniwanak nga ng asawa mo eh. Tapos pepe-speech ka dyan ng ano, against ano. Diba? Eh sabi ko dito, dahil salamat sa Panginoon, niligtas niya tayo, yun yun eh. Redeem, give himself for us. Para lahat yon, para maging malinis tayo. Una, maligtas tayo sa impyerno. Pero after nun, hindi suminto doon. Alam niyo natin sa Romans yan, kung naalala nyo. Tsaka sa Galatians, yung grace ng Panginoon, hindi lang sa kaligtasan yan. Yun ang una. Pero later, may ginagawa pa sa buhay natin. Kaya ngayon, pag tayo nilinis natin, nilinis tayo ng Diyos, linisin din natin sarili natin. Okay, naalala nyo kanina sa Timothy, purge himself eh. Ngayon naman, ang Diyos ang magpupurify sa atin para, ano daw, magkaroon siya, no? Again, sa, naalala ko na naman yung illustration sa, sa kingdom ni Daniel. Ah, sorry, David. Napansin nyo doon, talagang in-specify ng Diyos ito yung mga galing niya. Later, ganun, basta may mga galing na mighty men si David. Pero later, pinangalanan nyo, inuulit yung pinangalanan nyo kasi yung, ewan ko yung tatlo doon, iba-iba yung pangalan, isa lang yung ano eh. Isa, walang pangalan, isa, nagdalawa yung pangalan. Siguro, ano yun, another pangalan, parang si Nathaniel at si Bartolome. But anyway, isa may pangalan, nakalimutan ko. Still, mayroon sa mighty men. Gusto nyo ba ganun kayo? Kayo lagi yung ano lang, sama-sama, hindi masyado. Kaya may awarding tayo last time din, amen? Para po, kahit paano, ma-recognize yung nagtatapat, amen? Amen! Yun ang gusto ng Diyos kasi. Hindi tayo basta maglingkod lang, medyo-medyo. Sabi niya, zealous. Talagang naapoy. Church na laman, church ulit. Sige, ano ba? So winning, ano ba yan? Sama ako dyan, di pwedeng wala. Anong gagawin ko sa bahay? Tutulog. So may kita ko yun, nag-uusap ko yun, saya-saya. Diba? Kaya yun ang gusto ng Panginoon. Kaya number four, number five, sorry. Natagal tayo dito kasi maganda eh. Bakit tayo dapat matuwa or hindi tayo dapat mahiya na tayo iba kasi ang Diyos mismo nililinis tayo. Amen? The Lord will purify us. Ganun na ganun yan sa mga balka-balkada, di ba? Bakit ayaw na nila sa'yo? Hindi masyadong gusto sa'yo? Nung nililinis mo sarili mo, ayaw mo sa inom, ayaw mo ng bastos, lumalayo sila sa'yo, di ba? Ay, iba ako. Sino sisihin mo? Diyos, kung nililinis ka nga niya eh. Amen? So number five, the Lord will purify us. At pag ikaw yung the more na mas iba ka sa iba, lalo ka nagniningning, ika nga nila, di ba? Lalo ka nang, lalo sinaisilaw sa'yo ito, si Brad, ito na lang, puro solwinning na uusapan ito eh. Kung puro pastor na kayo, for example, yung iba, silaw pa rin sa'yo, kasi iba, hindi nag-solwinning, ikaw talagang, naku, doktrina na naman ito eh. Ba't ayaw mo? Bakit? Perfect na? Wala kang dadagdag sa'yo? Diba? Isang ganun mo ano, sa mga paso, parang ayaw nang pag-usapan yung ano eh. Parang bang wala tayong problema sa doktrina mga Baptist. Wala? O madami? At lalo dumadami sa iyong pag-usapan. Yun ang gusto ng Diyos. Purify ka, purify ka. Huwag kang magtaka. May naging aloof sa'yo. Medyo nahihiwalay ka. Yan ang point natin dito. Amen? Huwag kasi tumingin doon, lagi kang tumingin sa Panginoon. Kung talagang halos konti yung kaibigan mo, mas okay yun. Basta yun ang dahilan ha, dahil banal ka, hindi mabaho or something. Amen? Amen. Or nangaaway ka. Iba naman yung nangaaway. Iba yung gusto lang pag-usapan. Amen? Amen. Number six. Ito medyo bonus point lang to kasi hindi siya exactong sinabi sa mga anak ng Diyos. Okay, pero nilahat, sinama ko na rin kasi meron siyang sinasabi, no? Sa Ecclesiastes 2:8, mabilis lang tayo dito. Ako na lang, I gathered me also silver. So ito po yung ginawa, isa po sinasabi ni Solomon, no? Isa mga ginawa niya, yaman niya na, anong gagawin sa buhay niya? Sabi niya, I gathered me also silver and gold in the peculiar treasure of kings and the provinces and gave me singer, women singer, delights of the sons of men as musical instrument and that all of sorts. Kasi lahat na, gusto niya. Mayaman eh. Parang bagit kanina yung singer, di ba? Ganun yan.
Nung panahon nila, kaya nga na-appreciate ko yung may mga kainan na gano'n, kakantahan ka pa, kumakain ka, nakakantahan, sarap na kumain dito. Eh kung magaling kumanta, di ba? Pero sabi ni Solomon, isa sa mga inipon niya, di lang yung mga single, yung mga kayamanan, at hindi lang basta kayamanan, hindi nga sinabi treasure, peculiar treasure, isabihin, within the, ano, kung isang room yung kayamanan niya. Ngayon, iba kayamanan, mga alis, iba, sapatos eh. Parang Marcos ka pala ba din, no? So, iba, depende yan sa iniipon, iba, ano, iniipon na iba. Sasakyan, di ba? Iyabang, no? Tingnan tayo yung mga treasure. Pero, mayroon akong papakita sa iyo. Yan. Ini-treasure kasi sa, limited edition, yung mga ganun eh. Alam nyo, ganun din, collection. Tapos, mayroon mas ano ba, kakaiba. Kung mayroon akong Montero dito, may Montero din yung milyong iba eh. Ito, walang iba. Ako lang meron. Nakita nyo yun? Special. So, mabilis lang to, pero gusto ko sabihin dito, we are compared to the treasure of kings. Kasi the same yung term na binigay. Peculiar treasure. Mahalaga. Kakaiba. Kinumpara tayo doon. Kaya number 6, we are compared to the treasure of kings. Huwag sabihin, anong gagawin mo ngayon doon? Application. Nabanggit ka pala yung application kanina. Sa number 5. So, kung pinurify ka ng Diyos, lalo kang maging zealous. Okay, sorry ha. Balik tayo sa number 5. The Lord will purify us dahil ginawa ng Diyos na salamat. Lalo kang magtabaho. Huwag kang, minsan-minsan, ano naman tayo, magkasala ka naman. Mga ganun minsan yan eh. So, inom naman minsan, o tsaka ka mag-church ulit. Kayaan mo sila doon. Lalo ka dapat ganahan. So, anyway, din number 6. Anong application natin? We are compared to treasure of kings. Be thankful and know your worth. Okay? Sa Tagalog, magpasalamat ka dahil pinili ka. Ano pa? Dapat alam mo yung iyong halaga. Amen? Amen. Ito, kahit sino sa inyo dito, pag nakikita ko, kunwari, naliligaw ng landas. Ako yung nag-aalala. Naaalala ko yung preaching na na-receive mo dapat. Naintindihan mo. Sayang naman. Ako hindi ako katulad nyo, lumalaki kayo sa preaching, ako hindi. Kaya naiingit ako sa inyo. Yung ano yung pwede kong gawin sa inyo ngayon, ito yung sana na nakuha ko dati nung bata ako. Para better ako sa Christian. Eh basta okay ka naman, hindi pa rin. Hindi pa ako okay kung ako lumaki katulad nyo. Amen? So know your worth. Anong worth nung isang kabataan, for example, lumaki, salita ng Diyos, paulit-ulit, nag-iipon siya ng reward sa langit, matalinuhan sa salita ng Diyos. Tapos wala, halos walang masabi sa kanya. Nga, nagkwentuhan kayo sa labas, ako, nakailang boyfriend na ako, ako wala pa eh, ha? So, in a way, kala mo, inaasal ka nun, pero in a way, namamangha din yun. Paano mo nangyari yun? Eh kami, konting landi lang sa amin, bigay na agad kami. Paano mo nangyari yun? Paano nagawa yun? Dahil salita ng Diyos, amen? Makikita nila yung kakaiba ka. And know your worth. Mahalaga ka sa Diyos. Mas magandang buhay mo pag ikaw hindi ka na bilang sa mga ganun. Naintindihan mo ba? Amen. Hindi ako naniniwala, pastor. Eh, kahit na hindi ka maniwala, yung pa rin ang totoo. Kaya nga sinasabi sa inyo, sana malaman mo, alamin mo yung worth mo sa Diyos at saka sa likod ng Diyos na nag-invest ang buhay nila sa'yo. Amen? Amen. We are compared to the nation of kings. Be thankful and know your worth. Mahalaga ka. Last. Doon tayo sa pinaka-text natin. So alam nyo na ito, may kanina umaga. Ulitin ko ibang bagay. Sabi dito, kayo nga ha, mga Kristiyano po ito, you are a chosen generation. So medyo na iba, di ba kanina, chosen nation. Ito, generation na. So ibig sabihin, parang talagang iba nga tayo sa Old Testament. So itong generation natin ngayon, kakaiba. A royal priesthood. So again, nabanggit ko kanina umaga, ang priest lang yung anak ni Aaron, pero extended po yun. Ha? Panahon ni Hezekiah, ginawa rin, nag-offer din yung mga Levites. Eh. Naalala nyo, nabasa nyo yun. At sabi pa dun, mas malinis pa yung mga Levites. Hindi ko alam bakit. Siguro nga, mga priest talaga, pag ano, karnal na, mas nakakaasal pa sa Diyos yun eh. Parang kayo kunwari, matandang Kristiyano, bagong Kristiyano, tapos mas maayos pa isang bagong Kristiyano. Ano sa akin si yung luma na? Parang nakakasal ka naman, tagal mo na eh.
dapat mas marunong ka na. Diba? Parang ganun ata nangyari doon. Kasi hindi ko maano eh. Pero alam ko nangyari kasi dami nila yung offer eh. Binigyan sila ng pang-offer nila. Ay, kulang yung priest. Either kulang sa bilang. Ba't sila kulang? Sakto lang dapat yan eh. Eh, kasi pag wala tiwala si Diyos, di na nag-aanak. Ganun yan eh. So, kulang. Naku, paano yan? O yan, yung mga Levites sa kapatid nyo, sabi doon. Patulungin nyo na lang yan. Yun. So, anyway, sa panahon natin yan, sino yung priest? Ayan, sinabi dyan. Kayo, Kristiyano, chosen generation, kayo din yung priesthood. Kaya hindi natin kailangan yung pari ngayon, saserdote tayo na yun. Amen? Amen. Sino magiging, kung marunong ka mag-solvin, sino pa tatawagin mo? Eh, kailangan graduate ka ng ano? Kailangan ganito edad mo, walang ganon. Basta alam yung kaligtasan, pwede mo ilapit yung another person sa Diyos. Amen? Amen. Holy nation, nabanggit ka na yung maga. Parang collectively, para tayong nation kasi marami tayo eh. So tayo banal, kumpara sa iba, ano pa, peculiar people, yan lang yung topic natin, kakaiba tayo. That, para saan? Para magpapogi? Hindi, mga, ano mas sport, tsaka na, basketball, anong gagawin na yan? Boxing. Nanalo, ganyan-ganyan, hanggang doon lang naman yan, tsaka yung pera, of course. Kaya bandang huli, mag-boxing ka lang din eh. Mabasagin mo pa yun, kasi wala, hindi ka na makatakas yan, kasi dyan ka na, ano eh. Basketball, ganun din. Ang maganda sa atin, ano? Yung gagawin natin, kaya ito mga bata, lagi sabi sa mga bata, yung course na kukunin nyo, yung gusto nyo, hindi yung kaasara nyo dahil lang mataas ang sweldo. Kasi andiyan ka na for the long haul eh. Diba? Kunwari, ayaw mo mag-program, iba ganun eh. Kilala ako nun, yung OJT namin, babae. Siguro, cool na cool, program. O di pinagawa ko. O sige, go. Narealize siya, pambihira pala to. Hindi para sa akin to. Hindi, gawin mo lang ito. Siguro, nagkamali din ako. Hindi ko tinanong. Pero kasi may ginagawa rin ibang tao. Ganun naman yan eh. Alam ka naman ikaw kasi kasuhin. Hindi ka naman revenue generating. Extra ka lang dyan. Eh, kaso na-realize niya, parang hindi ko kaya. Naintindihan yun? Ay, kukunin kayong course. Gusto niyang gawin yan. Yung mga teacher. Hindi madali yan. Masakit sa ulo niyan. Sabi nga, Pastor, matutuyo yung dugo. Matutuyo yung dugo. Sobrang asal mo na. Diba? Lalo sa public daw, ang ingay ng ano dyan. Hindi naman siguro lahat. Kaya nakita ko yan. Nag-solvening kami sa public school. Eh. Talaga naman. Mga bastos. Diba? Kaya tinapatang ko din yun. Eh. Ang pakailang ko sa inyo. Mga bastos kayo. Eh. Saka wala ang pakailang teacher nyo sa inyo. So, nakinig. Ganun yun. Kailangan. Ganun ba? Eh. Diba? Dito, ganun din. Experience din natin yan. Okay, tatapatan ko kayo. Kung hindi kayo loko-loko kayo, wala rin kayo dapat dito. At tsagay namin kayo sa 10 point. Anyway, parang punta dun. Yan. So, dapat, sinasabi ako, yun, yung gusto nyo dapat, gusto nyo gawin for the long run. Gawin nyo na. Eh, maganda sa mga anak ng Diyos, ano, ayaw mo ba mag-soul winning? Kung ligtas ka, anong gusto mong gawin sa buhay mo? O dapat nagpapasalamat ka, ligtas ka, totoong ligtas ka ba? Yun ang yung tanong kasi minsan dyan, eh, iba, maniwala kayo sa iba sa talaga nadadala lang. Kaya siguro, either ayaw maayaw, o hindi, soul winning. Doon na lang ako, magtutugtog na lang ako. Alas, nakikita pa ako doon, ang galing ko. Feeling mo lang yun. Kaya mag-preach. Yeah, eh. Iba, nakakaano din yung mag-preach, di ba? Kasi, ang galing mo, ha? Alam mo lang yun. Iba-iba tao. At maraming kasama yan. Yung iba, kung kailangan nag-preach, kala mo okay ka, saka ka titirahin. So, ang point ko dito, balik tayo, medyo naligaw ko, pero yung gusto ko sabihin kasi mga bata, yung gagawin natin after tayo maligtas at maglilingkod sa Diyos, dapat gusto mo rin. Kasi yun pala ang magbibigay ng puri sa Panginoon. So, again, yung iba sa atin, ayaw kumanta. Kasi mahihiyain ako. Pero tingnan mo yung mga umaawit. Masaya silang umaawit. Pag na-realize mo yun, kaya to the point nga namin sa mag-isa na, umaawit pa. Hindi naman ano, wala na nagsasabi sa kanya umaawit. Bakit? Kasi saya niya eh. Napupuri ang Panginoon. Gamit niya yung boses niya. Tuloy-tuloy. Alam niyo, habang kumakanta ka, tinutuluan kanya. Kaya sabi sa Bible, Ephesians ba yun? Admonishing one another. Colossians 3. Oh, habang kinakanta mo yan, na-admonish, natuturoan ka pa.
in Psalms and sing a spiritual song. So kaya ngayon, gusto iba kumawit ng umawit. Kaysa naman maligaw sila ng landas or maligaw sila kung saan ang ginagawa nila, iba na. Amen? Kahit sa church. Gusto mo makinig, di ba? Kasi pag hindi ka nakikinig, magwa-wander yung utak mo. Iba na gagawin mo ngayon. Amen? Ganun lang yan eh. Kaya sa paglilingkod daw sa Diyos, ito na yung point. Sabi dyan, tayo ay pinili. Holy Nation Priesthood. Ito na yung mga pinakamagaling sa ano eh. Mga magandang highlight sa Bible eh. Priesthood. Diba? Lagi sila yung front eh. Holy, peculiar. Ba, anong gagawin nila? Para sila daw ay... Sabi kanina maglingkod, tama yun. Pero ito naman, iba yung wording niya, pero pareho lang. Para tayo daw ay maging ipakita yung kapurihan ng Diyos. Paano mo mapakita yung kapurihan ng Diyos? Kung natin ang Diyos hindi nasusunod, naupuri ba siya? Hindi. Kung siya ay nasusunod pero konti lang, naupuri ba siya? Hindi, konti lang din. Eh paano pag talagang naupuri siya? Eh may kaya ginagawa niyo sa song number, ano po yan? Party talaga ng church yan eh. Party po yan ng mga church, yung iba nasobra naman. Sa atin sakto lang. So yan, kaya meron tayong ganyan. Kasi yung kanta lang, illustration lang yan. Ngayon, ano equivalent nun sa totoong buhay? Sa pag anong ginagawa niya, pag tumutugtog kayo, kabisado nyo, nakafocus sana kayo ha. Ganun ang dapat buhay natin, nakafocus tayo sa Diyos. Katulad ng kinakabisado mo yung chords, saka yung lyrics, at sasabihin mo, at ulit-ulit mo pa, ganun ang paglilingkod sa Diyos. Paulit-ulit talaga yan. At, again, balik tayo sa kanilang holy, pag the more holy ka, lalo siyang naupuri. Amen? Amen. Hindi siya parang kay David nga, napahiyaan doon sa David isang beses, di ba? So yun, so, tagaloy ko lang ito, that you should show, ikaw, ay mapakita ang kapurihan ng Diyos. Na binalik lang niya, ano sino ba ang Diyos? Siya naman lang yung tumawag lang naman sa'yo na nilagay ka sa kadiliman sa ilaw. Oh. Deserving ba siya na siya ay mapuri? Oo! Oh. Gaano ka layo ang linaw, kaliwanagan sa darkness? Kabaliktaran nga yun eh. Sa mga lugar na wala masyadong ilaw, alam mo agad yan eh. Yung mga, alam mo yung satellite ngayon, di ba? Sabi nila, paano malalaman yung mga unlad mabansa from space? Alam niyo ba yun? Pag gabi na, mailaw pa, maunlad yun. Ibig sabihin, busy yun. Maraming tao, maraming transaction, maraming business. Pag nakita mo, Sahara Desert, nasa yung Sahara Desert? Wala, zero. Andilim. Diba? Sabi, wala activity. Ganun lalo sa church. Pag wala soul winning, walang preaching na maayos, yung preaching, basta na lang. Kaya minsan, nag-selos din ako sa inyo, yung kantahan nyo, dami ng views eh. Sa bahay kasi, saglit lang yun, tsaka pwede mong painggan yun, habang natutulog kayo. Yung preaching, wala eh. Kaya okay lang yun. Pero sana meron din, amen, kaysa naman pinapainggan nyo. So the more na pinaglilingkod sa atin na maayos, lalo siya napupuri. Oh, talagang praise the Lord kasi, di ba? Kahit sa panahon yan, salamat, kahit na paano. Yes, madami peking Kristiyano. Pero still, pwede mo sabihin na, yan, balik tayo sa Christmas. Pastor Reyes, natutuwa ka ba na Christmas ay sineselebrate sa mundo? Yeah. Naasar lang ako kasi December 25, tsaka kami yan, doon din maligtas. Pero still, mas okay na yun. Kaysa naman si Muhammad, di ba? Kaya si kung sinong kulto. Yung problema, yung iba, pinupuri yung ano eh, tao, si Pope. Okay, so number 7 point. We are chosen to praise the Lord that He may be praised indeed. Yung totoong, ma-praise talaga siya. Sineperate niya tayo, kaya yung point ko kanina, ganun. Kalala ko na yung mga choir naman, balik tayo sa choir. Kasi nanguso ng panahon namin eh. So again, para sa akin yung iba minsan, ano na eh, kalabisan na eh. Pero doon muna tayo sa ano lang, carnal lang, yung sa ganun level. May mga choir na magaling, okay lang, iba talagang wow! Yung uso dati sa amin, pinapakinig sa amin ng choir, parang, in a way, parang ma-appreciate namin, gayahin namin. Kasi gagaling eh. Ang lalakas ng boses!
Paano nangyari yun? Walang kakanta sila sa malaki, walang mic. Naniniwala ba kayo doon? Meron palang way na pinapalakas nila to. May way. Hindi ko na pangalanan kung sino yun, ha? Pero mga ano yun, hindi naman Kristiyano, pero mga Catholic yun ba? So, sino ang mapupuring, dapat ganyan yun. Sinong guest mo sa, ano, sinong guest mo sa inyong anniversary, ha? Di ba? Kaya yung Baptist Day ngayon, nagmamalaki sila, ang guest daw nila si Sara Duterte. Kaya lalo akong ayaw dun, eh. Lalo akong, kaya yung mga katulad ko, lalo silang tinutuya, eh. Pero, sila proud sila dun. Di ba? Sinong guest mo sa birthday mo? Wala, yung kapitbahay namin. Ay, kami may clown. Ay, kami, guest namin si Mayo, di ba? Pero mga iba, oh, iba nang dating yan. Iba naman, kasalan eh. Ano ko si Mayo, di ba? Kung sino yung guest mo, mas na-honor ka. Na-honor yung guest, na-guest na yung point ko. So, sino ngayon ang gusto ng Panginoon na magpuri sa kanya? Na umawit, maglingkod sa kanya. Hindi basta-basta. Gusto niya, select, parang mga elite. Di ba? Elite force. Gusto niyo ba elite force? Sobrang gagaling. Yung mga sa mga awit, hindi lang basta maganda ang boses, maganda pa itsura, di ba? Eh, makanda lang muna tayo, ha? Ganun, ano pa? Presentable pa yung itsura, ano pa? Magaling. Kahit ano, pwede ka mag-request. May mga ganun, di ba? May mga banda naman ganun. Sinong guest nyo dyan? Kasi may kanda lang akong inatendan, eh. Magaling na banda, hindi naman kilala. Pero pwede ka mag-request. Ang galing naman yan. Ang galing talaga yan. Ay, ang galing naman ang batch natin kasi na-imbitahan natin yung bandang ganito. I guess yun, ha? So, the more na okay yung mga naglilingkod, ang naitataas yung pinaglilingkuran. Amen? Kasi katulad nyo, ang banda, nirerentahan lang yan, eh. Pera-pera lang yan. Kaya ngayon, yung mga nakakaintindi, ano, inimbitahan mo yung ano, sino namang uso ngayon, hindi ko na alam, eh. Parokya ni luma na tayo. Yung pag naging ano mo yun, di ba? Guest mo sa school mo, ganyan, ganun yun, eh. Sa CCP, kahit na paano, na-guest namin yung ano, pero again, di lang pakialam doon. Pero, pag worldly, di ba? Ah, na-guest namin si ano, sinabay pa yun, eh. River Maya pa uso nun, tsaka yung parokya, eh. Yung River Maya doon, binali, wala. But anyway, sana naiintindihan nyo. So, ngayon, ano gagawin natin? Kung Diyos gusto niya mapuri, mag-ayos tayo. Amen? Let us praise Him with our service and let us walk in His light. Ayun yung kaya nabanggit yung light dito, eh. Sabi rin ng Panginoon, di ba, kung if we do not walk in the light, we have no fellowship with Him. So dapat, ang gusto ng Diyos, maayos ka rin. Amen? Parang dito, nag-fellowship tayo. Hanggat maaari, at least mabango ka. Amen? Uy, kasama ko sa sasakyan si ganyan. Oh, ang galing mo naman. Ano, amoy? Mga ganon. O kaya si, di ba, the more nga, again, sa mga artista, the more na sikat, ganyan yan. Inaimbitahan nila yan. Yan. So tayo, maging ganun tayo. Kung ngayon, hindi ka maganong kabango, magpabango ka, amen? At spiritually, ano yung mabango? Ano yung spiritually na mabango? Banal, di ba? Hindi yung alam ng ibang tao, eh, ganito ka naman, eh. Praise the Lord ka dyan. O, si Gary B, kasama namin sa church. Alam mo ba sinabi sa mga reprobate? Bakla? O, ayoko makasama yon. Kayo na lang. Ayun, tapos tayo. We are chosen to praise the Lord that He may be praised indeed. So, hindi nakakahiya. It's okay to be different. Mas gusto niya yon. Nag-gather siya ng hindi ganun karaming tao, pero magpupuri sa kanya, mga ligtas, mga anak niya. Ganun din pala. Nakalimutan ko yung mga anak. Sinong gusto kong makasama sa special day ko? Random people. Hanggat maaari nga, mag-uusap na rin lang kayo. Kasi mag-hag-hag kayo. Iba, ganun, di ba? Kahit hindi ka ano-ano. Eh, mas gusto kong kahag-hag yung mga aking mga anak, di ba? Ang Diyos ganun din. Gusto niya yung chosen, pinili niya yan. Kaya sabi ka niya, anong treasure mo? Pamilya ko po, di ba? Mas gusto mo yun. Kaysa naman na... Sino-sino kasama mo? Eh, tapos na tayo. Kaya now, conclusion, let us know and accept our place in the world. Okay, tanggap nyo na ba? Na tayo ay iba sa iba? Okay lang.
Tanggapin na natin yung we're different, that is good, that is the Lord's doing. Rejoice and thrive in it. Kung sinabing thrive, yun, hindi ka nahihiya, okay lang yan. Gagawin namin yung kalooban ng Diyos, kahit konti kami, kahit iba kami, ganyan kayo. Naintindihan mo ba? Bakit kami, hindi naman kami lumalayo for the sake of lumayo eh. Gusto namin kayo makasama, kaso pasama pa kayo sa programa ng Diyos? Kaya nyo ba? Gusto nyo ba? Ayaw nyo? Sige, kami na yung kakaiba. Sige, okay lang. Sana ganun tayo. Amen? Amen. So next week na lang yung Feast of the Lord kung kaya. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again. It's okay to be different, especially we know na kayo po ang gumawa nito. Pinili nyo, nililinis nyo kami, minahal nyo kami, niligtas nyo kami, Panginoon. Salamat kung bibigyan nyo kami ng mas maraming kumpanyo, kasama sa church. But we understand, sinabi rin nyo kahit sa example sa Acts, minsan, even mga likod ng Diyos, Panginoon, may talagang difference. But pinakita nyo sa amin na yes, pagpinili namin yung to be different for the sake of being better, right, holy, mas maganda pala, kinulugaran nyo. At later naman po, Panginoon, at least yung mga kasamahan at actually nakikita namin sa mundo ngayon, nakikita tayo ng iba, even mga famous celebrity din, nakikita na yung halaga, Panginoon, ng Christianity. And in that way, Panginoon, they are surrendering to your righteousness to some degree, Panginoon. I pray patuloy ang ganitong bagay, Panginoon. Mag-uumpisahin sa amin, sa mga tunay na lingkod at tunay na anak niyo, Panginoon, na hindi kami mahiya. Embrace lang namin kung ano yung place namin dito, kung talagang ayaw ng mundo sa amin, na maintindihan namin. Mag-lingkod lang namin kami sa inyo at sapat na kayo sa amin. Piliin namin din kayo sa aming buhay. Ilang po, Lord, kayo maluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.